kasi maganda naman tong tanong ni Julian, no? Tapos I think mabilis lang natin pwedeng sagutin ito. Ayan, sabi ni Julian. Hello Ayan. Po, para po sa lahat. Parang artista. Ask ko lang po, kung nakaharap kayo sa salamin at sa salamin, meron po ba kayong mga investment regrets? Kung meron. Simulan natin, Sir Fitz, kung nakaharap ka sa salamin ngayon, ano sasabihin mo sa salamin? Ano to? Mula sa pinakamatanda. Ganun ba? Mula sa ano, pinakamaraming ano, experience sa pag-invest. Oo. Nung dati kasi, ang impression ko kasi sa investing, ano siya, exciting, no? So, if I will say na meron akong naging regret sa pag-i-invest ay yung in-ignore ko yung mga quote-unquote boring investments. So, ano ba yung mga boring investments? Yung pag-i-invest sa mga mutual fund, alam mo yon, ano lang yun, invest ka na, tapos na, di ba? Tapos, yung pagbili ng mga blue chip company sa stock market na slowly but surely lang umaakyat. I was really looking for yung mga up and down, sobrang taas ng growth. I was chasing performance before. And later on, na-realize ko na napagod lang ako. At the end of the day, yung index fund pa rin yung pinakamataas yung growth rate of if you compute it over the span of 10 years, 15 years. So, yun yung pinaka-regret ko siguro na dapat hindi ko in-ignore yung mga boring passive investments. Kasi the reason why they have survived for so long, why it's still there, it's ay dahil maganda yung performance talaga nila, maaasahan sila, secure sila. So, don't chase performance. Kung merong bagong investment, huwag tayong mag-all in. May mga trendy investments. At the end of the day, ang secure talaga at stable ay yung mga boring and passive investments. So, yun yung I would say na regret ko dati. Parang nag-ano, nag-hansipit. Ikaw naman, Sir Renzi, anong masasabi mo? Sabi ko na nga lang. Kasi susunod kay Fitz eh. ako ano, parang hindi ako nakapagsimula ng mas maaga. Yun yung sa akin talaga. I mean, had I started like, na as in like first paycheck, you know, nakapag-invest ako, I think mas malaki na yung ano. Mas malaki na yung value ngayon. Kasi tagal na noon, parang mga 20 years ago. Kung nagsimula 20 years ago na first paycheck, ayun. Yeah. Feeling ko malaki na yung ano value ngayon. But of course, nung noon kasi sa totoo lang, para mag-invest ka sa mga UITF, yung mga tinatawag ni Fizz na mga quote-unquote boring, no? Yung mga pooled funds, yung mga mutual fund na tinatawag. Before, you gotta have 100,000 pesos para mag-invest. Minimum. Kaya ako nung I was able to, no, talagang nag-ipon talaga ako ng 100 para lang maka-invest. Eh ngayon, literas 5,000 pesos, no, pwede ka na maka-invest. So, ang super, ano, super accessible na mga investment ngayon. So, para sa akin, walang rason na hindi makapag, ano, na makapag-invest at makapag-umpisa ng maaga. I mean, eh, nakakasale nga tayo, nakakasit-sale, di ba? And 11-11, 12-12 sale, eh, bakit hindi sa sitting 5,000 pesos 1,000 to add to invest. So, yun, not starting early. Jendy. Oh, next. Si Jendy. Pero din kay, ano, kay Sir Renzi, hindi rin ako, yun siguro kung may regret man, definitely hindi nag-start din early kasi, yun nga, iba-iba din yung way kasi kung paano tayo namulat sa financial planning, diba? So kahit na before naman, maaga ako nagbasa, inaral ko talaga sa college pa lang ako. Kaya lang dahil ko lang yung information and exposure, nabasa ko lang siya, di ba yung gano'n. So, eh, ano, sobrang tipid ko. So yung mga baon ko talaga, sobrang nakikip ko talaga siya. So sayang, di ba, as early as ano, college days pa lang, sana pala na-invest ko na siya. Yung as I go along naman, as I mature, wala naman ako naging investment regret kasi very cautious kasi talaga ako by nature.
So kaya siguro ganun din, medyo naging downside of a very cautious person is natagalan bago ako nakapag-start ng gusto kong investment. Pero kung business, ano, investments and all, meron mga nag-fail na business, natuto naman tayo. So kaya ngayon, medyo mas may wisdom ka na in managing a business, managing a team and all, ganyan. Pero yung pinaka-regret yun, so hindi nag-start early. Kaya ginagawa na natin yung mga ka-arki, lalo sa mga parents natin ng mga ka-arki. Ngayon pa lang, turuan na natin yung mga anak natin. Kasi it really pays na ano, yung iba yung mindset na mayroon sila pagdating sa money. Yan. So before ko i-ano kay Marion, ito lang kwento ko lang sa inyo mga ka-arki, kung gaano ka-powerful yung pag kinakausap natin yung mga bata. Yung mga pamangkin, actually, no, yung mga tito-tita dyan. Yung anak ko, nandinig ko siya one time, may kausap siya, younger than her. Tapos sabi niya, ano ka ba? Parang sabi niya gano'n, pag sinasabi mo na wala kang pera, mas lalong wala kang pera, sabi mo mayaman ka para mas dumami yung pera mo. At diba, it's really about mindset. So ganun din pagdating sa financial plan. So importante yun. So yung kung ano yung hindi natin natutunan ng mas maaga, i-ano natin, pass on natin siya sa mga younger generation, diba? So yun, yun lang po. Time is a currency. So yan. Yun. Oo, oh, at sa akin naman, oo, oh, kasi ako, same age lang kami ni Adriel. Joke lang. So, nainggit naman ako sa sagot ni Sir Renzi, starting out young. Actually, yun din ang sagot ko. To think na batch 1 ng RFP si Sir Renzi, di ba? Uy, bata ko nag-RFP. Oo nga. So, sana nagsimula din ako ng mas bata. Ayan, para... Yung katulad din na sabi ni Jendy, yung natututunan mo, nababasa mo lang eh. Pero iba yung na-apply mo agad ng mas maaga. So yun ang ating regret. Alright. Alright. Sabi ni Romero, pwede ba isama dito investment sa relationships? Of course, no. Pwede naman. Pag kita ka at binibigyan ka ng allowance. Ayun. Siguro ano to relationships talaga kasi yung 'di ba po napag-usapan natin in one of our live sessions yung ano nagiging habit mo din yung habit ng partner. Yes. So, may impact 'yan, no, sir Domingo. Yun. Nako, maraming salamat mga ka-arki.